Hello dun sa mga gustong matuto ng electronics. Sana makatulong ako sa inyo at magpasalamat tayo sa YouTube channel at sa Panginoon na nabigyan tayo ng opportunity para ma-share natin yung mga skill natin sa isa para magamit natin sa paghahanap buhay. Ako naman, ang isishare ko sana sa inyo yung sa basics electronics. At siguro mas maganda, mag-umpisa muna tayo sa pag-aaral ng tester. Dito sa tester na to, ito yung tinatawag BOM tester. Ang pag-aaral natin eh, yung sa AC volts at saka sa DC volts, tapos yung sa resistance reading. Umpisa natin yung pag-aaral natin sa AC volt or alternating current voltage. Kung halimbawa naka-range tayo sa 10, dapat yung mga susukatin natin volts eh hindi lalagpas ng 10. Ganun din sa 50. Ganun din sa 250 at sa 1000. Para mas mababasa natin ng clear yung sinusukat natin. Kumuha ako ng isang drawing sa blackboard ng isang tester para maintindihan natin o mabasa ng video natin yung ipapaliwanag ko sa bawat nakasulat sa isang tester. Kung naka-range tayo sa 10, ang kada guhit nito is 0.2. Kaya kung titingnan natin yung unang turo ng pointer natin, halimbawa dito, isang magiging bilang natin is 1 dahil mula 0 hanggang dito sa unang guhit is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Sa ikalawang turo naman ng pointer natin is 3.2 volts AC. Kasi mula dito sa to 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3. Kaya magiging 3.2 ang bilang natin dyan. Dito naman sa ikatlong turo ng pointer natin is 5.8 volts AC. Kaya mula dito sa 4, pagdating dito sa kalahati ng 4 to 6, to 6 is 5. Kaya 5.2, 5.4, 5.6, 5.8. Kung naka-range tayo sa 50, titingin tayo dito sa 50. Ang susunod nung 40, 30, 20, 10, 0. Kaya kung halimbawa yung pointer natin sa una at titingnan natin, ang magiging bilang nun ay 5 dahil bawat guhit niya is 1. Kaya mula sa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ang susunod naman na pointer natin is 16. Dahil magmula dito sa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. At sa ikatlong pointer naman natin is 29 ang bilang natin dyan. Dahil kung susundan natin yung 20, susunod niya ay 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 volts AC. Okay, kung halimbawa naman naka-range tayo sa 50, kagaya nito na naka-drawing, na drawing ko dito, ang bawat magiging guhit naman natin dyan is bilang is 5. Kaya kung titingnan natin uli yung unang pointer natin, ang magiging bilang is 25. Dahil magmula sa 0, ang susunod na guhit is 5, 10, 15, 20, 25. Sa ikalawang pointer naman natin, kung titingnan natin, ang magiging bilang niya na is 80 volts AC. Kasi kung susundan natin yung 50, ang susunod nun sa is 55, 60, 65, 70, 75, 80. Sa ikatlong pointer naman natin, ang magiging bilang niya naman is 145. Dahil magmula ng 100 hanggang 150, ang kalahati niya is 125. Kaya ang susunod, 130, 135, 140, 145. Ngayon, kung halimbawa naman nag-range tayo ng 1,000 volts AC. Dahil nga, wala naman tayong nakasulat dito na 1,000 volts. Kaya, pupunta tayo dun sa 10.
Isipin na lang natin na mag-additional tayo ng dalawang zero para maging 10, maging 1,000 ang bilang niya. Kaya ang susunod niyan, 800, 600, 400, 200, 0. Kaya kung halimbawa, nakaturo tayo dyan sa unang pointer, doon tayo magbabasa. Ang magiging bilang niya is 100. Dahil ang bawat guhit kapag naka-rinse tayo ng 1,000 is 20. Kaya, ang susunod naman na pointer natin is 320 volts AC. Dahil, kung magsisimula tayo ng bilang dito is 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320. At sa ikatlong pointer naman natin, halimbawa doon tumuro yung sinusukat natin. Ang magiging bilang naman niya is 580. Dahil sa, mula dito sa 400 hanggang 600, ang kalahati niya is 500. Kaya susunod na guhit is 520, 540, 560, 580. Okay. Gaya ng sinabi ko kanina, no, yung mga susukatin natin dito sa pagdating ng AC volts is yung mga kagaya ng mga nasa outlet natin, yung 220 volts. Kaya kung susukatin natin yung 220 volts na yan, ang i-rinse natin is 250. Mas mataas dapat tayo ng konti. Hindi tayo dapat bumaba sa 250 volts. Pwede natin sukatin yan ng baliktaran. Kasi alternating current naman yan, kagaya niyan. Pero, pagdating sa DC volts, may isang direction lang. May negative, may positive. At yung mga susukatin naman natin doon sa DC volt, yung kagaya ng mga battery at yung mga circuit board na dumana ng rectifier diode. Kaya yun ang isusunod kong ipapaliwanag. Okay, lilipat na tayo sa DC voltage. Kagaya ng pinaliwanag ko kanina, walang, yung sa DC voltage, walang pagkakaiba yung pagpapaliwanag ko dito sa pagbasa sa AC pagdating dito sa DC. Ang pagkakaiba lang niya, yung sinusukat natin dito sa DC, yung mga like battery 1.5 volts, ang range natin dyan is 10 volts. Kung halimbawa naman nandito tayo sa isang battery, 12 volts siya, ang magiging range naman natin dyan is 50 volts. Kung halimbawa susukatin niya natin yung mga battery, may direction na siya. Ang negative test spread na kulay itim is pupunta sa negative. Ganun ang positive naman dito sa positive, yung pulang test spread. Ito halimbawa naman dito sa 1.5 volts, yung maliit na battery. Ibababa natin yung range niya kasi hindi siya mataas na voltage. Para mas clear natin siya mabasa, i-range lang natin siya ng 10. Yung positive test spread niya uli ay nasa positive at saka yung negative naman is nasa negative. Bawal mo siyang baliktarin kasi babaliktad din yung palo ng pointer natin. Gaya ng sinabi ko kanina, walang pagkakaiba yung pagbasa natin sa AC sa DC. Kaya yung magiging resulta ng mga record natin iparehas kung naka-rinse tayo sa binasa natin kanina. Ang pagkakaiba lang, yung sinukat natin kanina is AC volts, alternating current voltage. At yung DC volts naman, direct current voltage. Kagaya niyan, naka-rinse tayo sa 50, kaya parehas din ang naging record natin sa kaninang binasa natin sa AC. 5, 16, 29. Okay, sa range 250, ang kada guhit is 5. Kaya ang record natin, kamukha rin ang kanina sa AC volt na binasa natin, 25, sa kalawang pointer 80, at sa ikatlo is 45. Sa range 1,000 uli, ang bawat guhit natin, gaya ng sinabi ko sa kanina, is 20. Kaya ang magiging bilang natin sa unang pointer natin is 100. Sa ikalawang pointer natin is 320. Sa ikatlong pointer natin is 580 volt DC.
Pasensya na kung hindi ko na pinaliwanag masyado kasi yung paliwanag natin kanina sa AC bolt is parehas lang mang magiging paliwanag natin dito sa DC bolt. Kagaya ng sinabi ko nga, ang nagkaiba lang, yung AC, yung sinusukat natin is yung alternating current voltage. Pero yung pagdating naman sa DC bolt, ang sinusukat naman natin yung direct current voltage gaya ng mga battery or yung mga circuit board na dumaanan ng rectifier diode. Okay guys, hanggang dito lang muna yung video natin at sa susunod naman natin ipapaliwanag yung sa tungkol sa resistance. Kagaya nito. Dahil pagdating dito, medyo mahabang paliwanag na naman ang gagawin natin dyan at gagawa pa ako ng drawing uli para mas maliwa, may paliwanag ko sa inyo ng mas malinaw at mas klaro sa blackboard. Thank you. Maraming salamat uli at sa susunod ko naman, sana subaybayan niyo ako para mas marami pa akong may paliwanag sa inyo at step by step ko sa inyo ipapaliwanag ang tungkol sa electronics.